And kung tatanungin niyo ako, not considering the condition ng Miss Universe Philippines para sa pagsali ng isang trans woman sa national pageant, I would say, so ayun, maliwanag na maliwanag na pwedeng-pwede na po sumali ang mga transgender women sa Miss Universe Philippines. Actually, no. Hi everyone, welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin kung ready na ba ang Pilipinas para sa isang trans woman candidate na sumali or sumabak sa Miss Universe Philippines. Ayan ang pag-uusapan natin today. Very exciting. Of course, bago ang lahat, if you're into my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel. And also, please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bago upload ng videos. At pwede rin po akong i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Diyos ko, kalahating buwan tayo mo walang vlog kasi nag-vacation muna ako sa YouTube. But in reality, vacation sa YouTube pero work sa totoong buhay. Yan, syempre, kailangan talaga natin mag-work dahil itong YouTube na to hindi siya permanent eh. Baka mamaya bigla na lang mawala or mamaya magsawa na kayo sa akin. So, mas mag-focus tayo dun sa ano, tunay na trabaho natin kumpara sa pag-vlog. Well, anyway, babawi ako sa inyo. Parang tagal din, no? Kalahating buwan. Babawi talaga ako sa inyo para gumawa ng content. Siguro, tatry ko twice or once a week. Pero syempre, pagka pageant season na ulit, pag malapit yung mga beauty pageant, especially ang Miss Universe Philippines, gagawin ko lahat para magkaroon tayo ng everyday vlogs. Ayan. Tapos syempre, susundutan din natin ng mga topic sa Miss World Philippines at saka sa Miss Earth. So, ayan. So, ayan, bago tayo mag-start sa ating topic, gusto ko muna magkaroon tayo ng disclaimer na lahat ng babagati ko dito sa ating topic today ay based sa aking opinion, sa aking knowledge, and also sa aking research. So, hindi tayo basta-basta gumagawa ng content, talagang pinag-aaralan, talagang pinag-isipan, at hinimay-himay maigi para walang ma-offend. So, ayan. Pero anyway, kailangan ko rin makuha yung side nyo, ha? Mag-comment kayo after this video kung agree ba kayo or hindi, or kung meron kayo ibang opinion, ibang insight, sabihin nyo lang dun sa ating comment section, babasahin ko yan. Yan, mag-start na tayo. Kung maalala natin, ang Miss Universe ay nag-aalaw na sila ng trans woman candidate. In fact, meron nga tayong Angela Ponce ng 2018, si Miss Spain, na first trans woman na sumali sa Miss Universe. And right now, mababalitaan natin na maraming mga national pageant dyan na nag-a-accept na ng mga trans women to compete. So, sa atin ba, ready na kaya ang Pilipinas para sa isang trans woman candidate? Ayan ang ating aalamin. So ito na, hati ang opinion ng mga Pilipino sa pagsali ng mga trans woman sa Miss Universe Philippines. Yung iba agree pero yung iba hindi. Lalo ngayon na nagbigay na ng statement ang National Director ng Miss Universe Philippines na si Shamsi Subsub. She stated here, as long as they have a legal documents to prove they are now female and they already underwent gender reassignment surgery. So ayun, maliwanag na maliwanag na pwedeng-pwede na po sumali ang mga transgender women sa Miss Universe Philippines. Actually, no. Why? Kung i-analyze natin yung sinabi ni Shamsi or yung statement ni Shamsi, sobrang suntok sa buwan yung condition niya na magkaroon or mag-provide ng documents na nagsasabi na ikaw ay ganap ng babae. Walang ganun mars sa Pilipinas. Yes, meron sa ibang bansa. And marami na din akong nababasang articles about that. And kung mag-undergo ka naman ng gender reassignment surgery, napakadami mo pang pagdadaanan. Mag-undergo ka pa ng psychological examination at syempre gagastos ka din ng bonggam-bongga. So yung hinihingi na condition, hindi basta-basta, suntok talaga sa buwan. Aside from that, if ever man makalusot ka sa mga conditions na yun, kung makakalusot man, meron pang screening bago ka makapasok sa Miss Universe Philippines. Ang natural born woman nga, hirap na tapos may background check din.
dyan kasi napaka-importante ng tinatawag na credibility at reputation ng isang candidate, lalong-lalo na sa ganitong kalaking beauty pageant. In short, sa sinabi ng ating National Director Nancy Shamsie Subsub, that's a very polite way to say no. So, very impossible pa so far na magkaroon tayo ng trans woman candidate dito sa Miss Universe Philippines unless tanggalin nila yung conditions na yon. Tapos sasabihin nyo, ano ba yung Kuya RJ? Napaka-nega naman. Guys, I'm just being informative and being realistic. Ganun po talaga. And regarding naman sa arguments na trans woman is a woman, well, as a beauty pageant blogger and also being part of the LGBTQIA+, ang haba, yes, I do believe that trans woman is a woman. And also, I believe that not all the Filipinos can understand that. Tama? Tama. Kaya nga naging very sensitive tong issue na to kasi nga sobrang hati ang ating opinion. And kung tatanungin naman natin yung capability or kakayahan ng isang trans woman na mag-compete sa national pageant, wala tayong pag-uusapan dyan. Lahat ng technical aspects, especially sa pasarela and Q&A, kayang-kaya yan ng isang trans woman. Based sa ating mga napapanood, actually, mas confident nga sila kaysa sa natural born woman, di ba? And kung tatanungin nyo ko, not considering the condition ng Miss Universe Philippines para sa pagsali ng isang trans woman sa national pageant, I would say who I am to say no. Pero ang opinion ko lang, so far huwag muna kasi I think hindi pa talaga ready ang Pilipinas para sa isang trans woman candidate na mag-compete sa national pageant. And alam naman natin na kahit hindi beauty pageant enthusiast, ang mga Filipino, very active talaga sila, very involved talaga sila, especially sa social media. Baka mamaya masyadong i-bash nila kasi nga, di ba, sila Pia nga at si Catriona na so much pride na binigay sa bansa natin, yet nakakatanggap pa rin ng mga grabing criticism na lang. So gustong-gusto ko rin talaga sumali ang mga trans women sa beauty pageant like Miss Universe kasi dream talaga nila yun eh. Pero masasuggest ko huwag muna sa ngayon kasi medyo hindi pa talaga open-minded ang mga Pilipino sa ganyan. Pero since maingay talaga tong issue na to, nakakita rin ako ng mga posts ng mga trans woman na akala natin sasali sa Miss Universe Philippines pero iba yung naging sagot nila. Hindi daw sila willing sumali sa beauty pageant like Miss Universe Philippines because mataas ang respeto nila sa beauty pageant kaya hinahayaan na lang nila ang natural born woman ang mag-compete doon. O diba sila na rin nagsabi na hindi sila sasali kasi nire-respeto nila ang Miss Universe Philippines ay para lang sa natural born woman. Nakakaloka, no? Kasi yung mga tao kasi parang masyado na pinupush pero yung mga dapat sumali doon na pinupush ay nila sumali kasi nga mataas ang respeto nila sa beauty pageant na Miss Universe Philippines. So kita nyo na, actually yung mga trans woman na yan, mas magaganda pa talaga sila sa mga natural born woman, di ba? Kita nyo naman, disco. So kita nyo naman, di ba? So bago tayo magbigay ng mga arguments or mga opinion natin, ask them first kasi di ba sila na din nagsabi na ayaw nila. Though may mga ngilan-ngilan dyan na nagwawala sa social media na talagang pinupush talaga nila ang mga transgender woman na sumali. Actually, yung mga nagpupush na yan, yung mga bakmok at saka baknal, yung mga baklang hamok at saka baklang kanal. Sila yung mahilig na mag-ingay sa social media, yung mga mahina sa comprehension. At saka, real talk lang, kasi kung papadala naman tayo na isang trans woman sa Miss Universe, wala pa rin assurance na mananalo tayo. And sabihin man nila na dapat ganito ay ipaglaban ang gender equality, meron naman mga girls or mga natural born woman na ang advocacy nila ay gender equality, just like Billie Hackinson, di ba? Tapos, yung mga transgender woman ay sobrang endangered na sila dito sa Pilipinas kasi mas karamihan dito mga paminta, di ba? Sa Thailand, yes, marami dyan talagang factory talaga yan ng mga magaganda, mga diyosang transgender woman. Pero doon sa Pilipinas, mangilan-ngilan na lang sila. So, hindi talaga natin magiging problema. Ewan ko ba bakit ba naging ano yan? Sobrang malaking issue. But anyway, hindi natin alam. Baka mamaya after 3 years, after 5 years, maging open-minded na ang mga Pilipino. Kasi at the end of the day, ang beauty pageant ay celebration ng diversity,
beauty. Ayan. So, wala talaga siya sa gender. Siyempre, bago natin i-end itong vlog natin, gusto ko lang sana batiin yung mga solid supporters natin or gusto ko silang i-shout out. Just ko, ito yung isa sa na-miss ko talaga. Yung pagbabanggit ng mga names nyo, yung mga solid supporters natin dito sa ating YouTube channel. Hello kay Jeff Miranda, Lee Monteferio, Tony Loresca, and also hello din kay John Marlon Ramos, Rap Joben Sage, John Michael Pradas Kalawagan, hello din kay Eric Bagsit, Oliver Soriano Serapion, Rode din kay Mike Lawrence Pascual, Justin Palmones, Arlene Morata, hello din kay Tata Mingo, Tony Loresca, Ray Emmanuel Galgo, Ivy Texon, Ijin Fred Fontanilla, hello din kay Rosie Rose Pacaldo Fernandez, kay Epi Epi, Charlie Angelo Radam, and last, hello din kay Justin Navarro. And I hope guys, nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. And also, huwag niyong kakalimutan na mag-comment at mag-like sa baba. At kung first time mo pala akong napanood dito sa ating YouTube channel, huwag na mong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you guys sa ating next vlog. Bye-bye!